Madalas bang may laman malapit sa mga sign markers ng Yamashita Treasure? Ito po ang ating ibabahagi sa inyo. Pag-uusapan po natin ito. Kaya tutok po kayo hanggang sa matapos ang bidyong ito. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang araw po sa kanilang lahat. Mayong adlaw kaninyong tanan diha sa kabisayan ng kamindanawan na imbag na aldaw kada kayo. Amin. Mga kakabusat tayo ng mga Ilocano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tayo naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong ibabahagi sa inyo sa araw po nito tungkol nga po sa mga katanungan tungkol po dito sa mga sign markers. Kung mayroon nga bang Yamashita Treasure malapit dito o dyan ba mismo matatagpuan ang kayamanan ni Yamashita, no? Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga tagapanood, tagasubaybay. Maraming maraming salamat po uli sa patuloy po ninyong pagsuporta sa akin pong channel. At sa lahat po ng hindi pa nakapagsubscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa iba at ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload kong videos. So tayo po ay diretso na, no? Wala na po tayong break tungkol nga po dito sa madalas na itatanong sa atin ng atin pong mga kababayang Yamashita Treasure Hunter na ipinapadala sa messenger kung mayroon nga ba, matatagpuan nga ba ang Yamashita Treasure sa mga sign markers. Malapit nga ba dito? Ito po ay napakahalagang katanungan po para po matugunan, para po maintindihan natin na nasaan, no? Paano natin hahanapin, paano natin kukuhanin, hindi tayo malulugi, hindi tayo magsayang ng panahon, gumastos ng ating pera para po kunin itong mga itinago ng mga Japanese Imperial Army. So ito nga po ay napakagandang tanong at sasagutin po natin ayon po sa mga naka-experience, mayroong mga nakukuha na pwedeng lunasan ito, pwedeng sagutin ito at ayon din po sa ilan sa mga kababayan natin na may malawak na experience tungkol po dito sa paghuhukay ng kayamanan ni Yamashita. So marami na po kasing mga nakahukay, nagkukwento kung saan madalas, no, nakukuha ang kayamanan o gold bars ng Yamashita Treasure. So hindi po pari-parihas, no? Napakarami pong karanasan ng ating mga kababayan na iba't iba. So hindi parihas, pero ito po ay uunahin natin ang salaysay ng may nakuha na napakaraming gold bars, budas, no, mga antiques, kung ano-ano pang mga kagamitan. Ito nga ay wala sa mga sign markers ang kanyang nakuha na kayamanan. So sa mga sign markers, no, kailangan tandaan natin na ang mga Japanese Imperial Army ay napakahusay, napakagaling, napakatalino nila para pagdating po sa pagtago ng mga itinagong kayamanan nila. Madalas, no, kapag iisipin natin, no, sa ating sariling pag-iisip, kung tayo ay engineer, kung tayo ay nagtago din, ay iisipin natin na kapag masyadong halata, masyadong mabilis makita ang mga sign markers, madaling matukoy sapagkat may mga arrows, may mga kung ano-anong mga palatandaan,
ay isa itong palaisipan na pwedeng inilagay ito ng mga hapon para po iligaw ang mga naghuhukay. Sino ba naman ang magtatago ng kayamanan na isasabi, no? Ipapaalam ang mga kanilang itinago o ang ating itinago. Siyempre pag sinabing itinago, ito po ay lihim at napakahirap mong tuklasin, no? Mind-blowing, no? Yung sinasabi nilang mind-blowing. Ibig sabihin, hindi basta-basta matukoy lang ng ganun kadali. So, ayon sa mga iba't ibang komento, iba't ibang karanasan ng ating pong mga kababayan, ay mas marami ang nakakuha, nakahukay ng kayamanan na malayo sa mga sign markers. Yamashita treasure sign markers na nakikita, madalas nating nakikita sa Yamashita treasure sign. May mga kwento na nakahukay sila distansya malayo mula sa treasure marker. At ito nga ay itong mga nakalinyang mga punong kahoy, no? So dalawa ang pwede nating given na isishare sa inyo. Ito ay ang nahukay sa Northern Luzon doon sa mga nakalinyang punong kahoy na magkabila ang dulo. Sa dulo ay may mga nakuha distansya, no? Malayo mula sa mga sign markers. Ito po ay mga big deposit. So mga big deposit. Pangalawa, itong nakuha sa may Tanay Rizal, no? Ito po ay nakalinya na punong baliti, may triangular na punong kawayan, at sa dulo ng nakalinya sa may triangular, no, nakalinya na punong baliti sa may triangular na punong kawayan ay 50 meters, no, mula po sa triangular na punong kawayan nakaharap sa araw. Mula sa gitna ng triangular ay haharap sa araw ang tao. Papatong ka sa triangle din sa gitna, haharap sa araw. Northeast 50 meters na recover ang big deposit. Kasama po dyan ang mga gold bars, 352 na gold bars, isang Buddha na babae, at iba't ibang mga kagamitan, no? May mga kayamanan pang iba, mga precious stones na kanila pong nakuha. Ang precious stones ay hindi kasama doon po sa mga gold bars, precious metals. Hiwalay po doon, no? Medyo distansya. So medyo malayo nga itong gold bars, no, sa mga sign markers. Ito po ay dalawang patunay, no, ng atin pong kababayan. At mayroon ding mga nakakuha banda dito sa Ilocos na nagbigay sa atin ng impormasyon na malayo din sa sign markers ang kanilang nakuha. Mayroong 30 meters, mayroong 40 meters mula po distansya sa sign markers, no? Ito po ay nagdidepende sa animal character. Yung may mga nguso na matatagpuan mismo dyan sa mga sign markers sa itaas, ha? Yung mga nguso nila ay yun ang nagtuturo ng direksyon, distansya mula po sa mga sign markers. Ito po ay ayon sa mga nakakuha na, nakarecover. Sapagkat na-discover nila ito na mayroong patunay at nakakuha talaga sila ng Yamashita treasure, mga gold bars, kung ano pang kayamanan na ibinaon, itinago ng mga Japanese Imperial Army. Sa mga katwid, proven po ito, no? At idagdag natin ito pong aking experience na mismong nasaksihan ko na distansya din mula sa sign na number 7 na punong kahoy, punong pine tree, nakaharap sa araw din, no? Mula sa punong kahoy, nakaharap sa araw. So nasa halos 30 meters, no?
25 to 30 meters, ito din ay big deposit din, mga ka-treasure hunter. So madalas, big deposit ang medyo distansya na Yamashita treasure mula po sa mga sign markers. Hindi natin alam sa mga nakakuha ng kayamanan pa kung mayroon pa bang mga ganitong klaseng sign markers na kanila pong natagpuan. So sa mga nakakuha dyan, pwede po kayo magdagdag ng inyo pong mga komento para po mabuksan, no? At makapagbigay ng idea sa atin pong mga kababayang Yamashita treasure hunters. So ito pong ating ibinahagi ay legit ito na napagkuhanan or idea po ito ng mga karanasan ng iba't ibang kababayan nating Yamashita treasure hunter na atin pong ibinahagi sa inyo. So sa mga naghuhukay ng napakaraming sign markers na ating makikita, madalas marami ang nabubukya. So sa mga katwid, legit nga na madalas medyo malayo ang distansya ng items mula po sa mga sign markers sa mga big deposit, no? So ang style ng mga Japanese Imperial Army kapag nagbaon ay pumapailalim sila at nagtatunnel sila sa ilalim ng drift, no? Pababa din, pailalim. Kaya't may makikita tayong mga aro, no? Hindi ibig sabihin na kapag nakakita tayo ng mga sign markers ay walang treasure. Karamihan kasi sa ating mga kababayan na pag naghuhukay ay direktang sinusundan ang mga aro sa ilalim at hindi na nila sinusundan yung mga aro sa gilid. Marami po ang mga style ng hapon na may mga palatandaan, no? Aro sa gilid. Kabilang dyan ang mga triangular na mga bato sa ilalim na magiging aro. Mga heart shape sa ilalim na magiging aro. Mga pointer yan. At pagong sa ilalim na magiging aro. At ito pong mga tinatawag na mga kahoy na naka vertical horizontal position, depende sa ano, sa engineer ng hapon. Ito po ay ilalagay nila kung saan tayo nagkukay at guide po ito ng kayamanan ng Yamashita treasure. Guide po ng tunneling, no? Yung guide to direction ng tunnel kung saan po tayo pupunta. Posible kasi nasundan natin ang traps ng mga Japanese Imperial Army na madalas inilalagay sa mga sign markers. Ito po ay ayon sa mga karanasan ng atin pong mga kababayan na nakahukay na. At mismong sa Yamashita Treasure Code, marami pong style ang mga Japanese Imperial Army. Mayroon silang patusok, sigsag sa ilalim, mayroong letter L, at depende sa kanilang engineer kung ano ang ginawa sa ilalim. So, hindi ibig sabihin ay walang laman ang napakaraming sign. Kung hindi, ito po ay nag-tunnel pa sila ng distansya mula po doon sa mga sign markers at tinakpan nila ito na walang parang bakas, no? Walang makikitang sign. Ordinaryong lupa ang kanilang itinapal para hindi basta-bastang masundan ang kanila pong itinago. Kaya po tinawag itong hidden Yamashita treasure, sapagkat hindi na ito magiging hidden kapag nababasa ng basta-basta sa ilalim at madaling makuha. Kaya nila ito sinadya sapagkat para mahirap-pahirapan ang sinuman na mag-recover ng Yamashita treasure. So sa mga maliliit na deposito, sa mga giveaways, ay hindi po ito kasagutan, ito pong mga sign markers na ito. Madalas ay may mga nagkukwento na nakakuha na hindi akalain, no? Na nandun lang sa loob ng batong malaki na parang bahay nakalagay ang Yamashita treasure. May mga nakakuha din ng ganito na mismong nasa mga estatuang sign. Gaya ng mga birhin, no? Nilalagyan ng diamonds ng mga hapon nyo sa mga old charts
mga lumang building na simbahan kung saan sinasamba-samba ng mga iba't ibang relihiyon ay may minsan nilalagyan nila ng diamonds ang lupo ng mga sinasamba ng mga iba't ibang relihiyon ng mga ribulto. Ito po ay proven, may nakakuha na ng ganyan. At isa din sa mga given ng mga Japanese Imperial Army yung mga animal characters na unggoy, no? Mga baka, kung ano-ano mga animal characters na malalaki ang tiyan, ay minsan nilalagyan ng diamonds. At ito nga ay may kwento dito na nakakuha ng diamond sa unggoy na nagtuturo sa bundok, no? Na kung saan yung bundok ang napagkamalan ng may Yamashita treasure. Binili ito ng isa pong negosyanteng Chinese, pinatag ang bundok, walang nakuha. Subalit nandoon lang pala sa nagtuturo na unggoy na malaki ang tiyan. Sa tiyan, sa loob, yung bato na unggoy ay naroon ang mga diamonds sa loob ng kanyang malaking tiyan. So hindi lahat, no, idea ng Yamashita treasure ay pari-parihas. Subalit napakarami ang mga nakarecover ng big deposit na malayo sa mga Yamashita treasure site markers. So ito po ay isang susi, no? Napakagandang ideas ito para po mabuksan, maintindihan natin ang atin pong tinatarget. Kaya dapat nating malaman kung big deposit ba ito o small deposit o medium deposit. Sapagkat kadalasan po ng big deposit, kampo ng mga Japanese Imperial Army, ay medyo distansya ang kayamanan sa mga sign markers, no? So binigay na natin ang distansya, 30 meters, 50 meters, 100 meters mula po sa mga sign markers sa paligid, kadalasan nakaharap sa araw mula sa mga sign markers. So sana po ito po ay magbigay sa atin, sa inyo, ng idea. Hint lang po ito. Hindi po ito 100%, no, na sundin. Kung ayaw nating maniwala, pwede po tayong hindi maniwala. At kung tayo po ay maniwala, wala pong mawawala, sapagkat ito po ay ibinahagi lamang ng ilan po sa ating mga kaubayang Yamashita treasure hunter na nakahukay na, nakakuha na sa mga ganitong klaseng mga panatandaan ng mga Japanese Imperial Army. So hanggang dito na lamang po. Sana po ay nag-enjoy na naman kayo. Tayo sa dito po sa atin pong naibahagi sa inyo ngayong topic tungkol po dito sa Yamashita treasure hunting. Sa atin pong mga kaubayang nakahukay na, nakakuha na, pakidagdag na lamang po ang inyo pong mga karanasan para po makapagbigay sa atin ng idea sa atin pong mga kababayan. Sa mga kababayan pala natin na hindi natin nasasagot, no, bago natin tapusin itong ating pagbabahagi, ayos po natin ipaabot sa inyo ang atin pong sorry sa hindi po natin nababasa ang mga komento, mga sign markers na nagpapadala, sapagkat napakarami po, inisa-isa natin. Maaaring sa susunod na mga araw, abangan lang ninyo sapagkat isa-isahin natin itong tatalakayin. So hanggang dito na lamang, maraming salamat po ulit. Ito po ang inyong ka-treasure hunter na nasasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo po ay makakahanap.